ng labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinakaepektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo, o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.